taong 2010 nang mapagplanuhan ng magkakaibigang magbakasyon sa isang partikular na pook sa Negros Occidental upang samantalahin ang huling pagkakataon na magsama-sama pagkatapos ng kanilang pagtatapos sa kolehiyo. Lima silang miyembro ng kanilang samahan. Ang mga ito'y itago na lamang natin sa mga pangalang Sandra, Serena, Gretchen, Brandon at Jovan. Pinili nilang puntahan muna ang sikat na lawas sa Negros Occidental. Walang tsak na kaalaman ng mga ito, patungkol sa tamang daan patungo roon. At noong panahong yon ay hindi pa uso ang mga gadgets na nagbibigay ng tamang direksyon, kaya't nagtatanong-tanong na lamang sila sa mga tao na kanilang madadaanan. Habang nasa loob sila ng sinasakyan nilang van na minamaneho ni Brandon, nagkaroon sila ng pag-uusap patungkol sa kanya-kanya nilang mga plano sa buhay. "Bahala kong pumaibang bansa. Siguro sa Hong Kong. Malaki naman doon ang sweldo ng mga nurse doon, sabi ng ibang kakilala ko eh. Gusto ko nga rin sana mag-abroad, pero ayaw naman ng boyfriend kong si Daryl. Ang demand pa naman doon mga teacher sa Japan. Kaya kapag makapasa ako sa LET, dito na lang ako magtuturo. Ikaw, Serena, ano namang balak mo?" "Hindi ko pa alam eh. Siguro magpapahinga muna ako. Marami naman naghihintay na trabaho riyan para sa mga nakapagtapos ng psychology, katulad ko. Kayong dalawa, Brandon at Jovan." Habang nagmamaneho ng manibela, sumagot si Brandon at sinabing papasok siya ng PNP. Sa Jovan naman nakatabi ni Brandon sa driver's seat ay nagwikang kapag naging lisensyadong arkitekto na ito, aayaan niya na magpakasal ang matagal niya ng nobya na si Therese. "Nakakaingit naman. Ay, kailan kaya ako makakatagpo ng lalaking pakakasalan ako?" "Tigilan mo nga kami riyan, Sandra. Eh palagi mo namang binabastad lahat ng nirareto namin sa'yo eh." "Oh, eh di pasensya. Ang totoo kasi, may hinihintay lang naman talaga ako eh. Ay naku, ang torpe kasi." Nakatuon ang mga tingin ni Sandra sa kinauupuan ni Brandon habang sinasabi ang mga salitang yon na animo'y mayroong pinapahiwatig. Samantalang si Serena naman na nasa pagitan nila ni Gretchen ay natahimik na lamang. Nagpeke ng mahinang ubo si Brandon at sinabing hindi naman hinihintay ang pag-ibig. Pagkat kusa itong dumarating, napakiwari ni na Gretchen at Serena ay patama ng lalaki para kay Sandra. "May punto naman si Brandon. Bakit naman kasi ang tagal dumating? Kapag ako nakuha pa ng iba, naku!" Napabuga na lamang si Serena ng hangin at iniling-iling ang kanyang ulo. Senyales na hindi siya interesado sa paksa ng konbersasyon. "Inaantok ako." Isinandal ni Serena ang kanyang ulo sa upuan habang nakapikit ang mga mata. Hindi na tuloy na sundan ang ingay. Nagpalitan ng tingin sina Brandon at Jovan. Samantalang, itinuon na lamang ni Sandra at Gretchen ang kanilang mga atensyon sa tanawing masisilayan mula sa bintana. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, ay saktong nasiraan ng makina ang kanilang sasakyan, kung kaya't kinailangan nilang huminto. Napadpad sila sa isang tahimik na kalsada na pinalilibutan ng mga punong kahoy. Walang makikitang kabahayan sa paligid at wala ring taong dumaraan, kung kaya't wala silang mahingian ng tulong. "Naku, paano na yan? Wala man lang ibang taong dumaraan dito." "Magagabi na, kailangan maayos na ang sasakyan." Habang dumadayang ang dalawang babae, abala naman sa pagkukumpuni ng sasakyan sina Brandon at Jovan. Samantalang si Serena naman, nakayapo sa sariling mga braso at tahimik na nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. "Delikado po naman sa mga ganitong lugar. Kailangan makaalis tayo rito. Sa lalong madaling oras." "Oo nga, tama si Serena." Lunod na sa pawis sina Jovan at Brandon, ngunit hindi pa rin ito malaman kung ano ang sira ng sasakyan. Palibhasa ay mga baguhan pa ang mga ito pagdating sa pagmamaneho. Sumapit na lamang ang paglubog ng araw ay hindi pa rin nila naaayos ang sasakyan. Kung kaya't napagpasyahan nilang libutin ng gubat, umaasang makakahanap sila ng bahay na maaaring matuluyan pansamantala. Sakto rin kasing inapoy ng lagnat si Serena. May pagkasakitin kasi talaga ito, bata pa lamang. Bitbit ang kanikanilang telepono na naglilikha ng liwanag.
sabay-sabay nilang tinahak ang masukol na kakahoyan sa gitna ng isang liblib na lugar. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, natanaw nila mula sa di kalayuan ang isang tagpi-tagping bahay. Ayun, may bahay oh! Baka may nakatira dyan! Dumiretso sila ng lakad patungo sa kinatatayuan ng bahay. Nang makalapit sila, napansin nilang napakatahimik sa loob. Sarado rin ang pintuan. Tao po? May tao po ba riyan? Mulit-muli silang tumawag, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, napansin ni Jovan sa di kalayuan ng isang lalaki na kung tatansyahin ay 17 taong gulang na naglalakad papalapit. Ito'y nakasuot ng asul na kamiseta na may mahabang manggas, kupas na pantalon at salakot sa kanyang ulo. Buhat-buhat niyang isang malaking bungkos na mga patpat sa kanyang kanang balikat habang nakatali sa kanyang bewang ang isang sisidla ng itak. Siya yata ang may-ari nitong bahay. Oo nga, baka nga siya. Hinintay nila ang paglapit ng lalaki. Matalim ang mga tingin nito sa kanila na animo'y tinatanong sa kanyang isipan kung bakit naroroon ang mga ito sa tapat ng kanyang bahay. Inilapag nito ang bungkus ng mga patpat sa lupa. Magandang hapon ho, tatang. Hindi nagpakita ng kagaanan ng loob ang matandang lalaki. Bagkos, agarang inusisa ang magkakaibigan ukol sa kanilang pakay. Patungo po kasi kami sa lawa ng balin sa sayaw. Ngunit sa galagitnaan po ng aming biyahe, ay nasiraan po kami ng sasakyan. Wala ho kaming matutuluyan. Inaapoy rin ho ng lagnat ang aming kasama. Naghahanap po kami ng maaaring matuluyan pansamantala. Tumugon ng matanda at sinabing maaari niyang patuloy na magkakaibigan. Ina lamang ay kung ayos sa kanilang manatili sa kanyang masikip na tahanan. Wala hong kaso sa amin yun. Ayos lang po. Sinang-ayuna naman ni Jovan, Brandon, Sandra at Sarina ang winika ni Gretchen. Kaya't malugod na pinatuloy ng matandang lalaki ang magkakaibigan sa loob ng kanyang barong-barong. Sa isang silid ay pinagpahinga nila si Sarina upang maibsan ang karamdaman nito. Naglatag ng banig ang matanda sa isang catering gawa sa pinagtagpi-tagping mga biyak ng kawayan at ipinagpaumanan kung hindi malambot na kutsyo ng kanyang maya alok na higaan. Huwag niyo nung ipagpaumanhin yung tatang. Kami nga ho ang dapat na mahiya dahil nakikituloy lamang po kami sa inyo. Inalok din ang matanda sa Sarina nang pinagkulo ang dahon ng sambong sapagkat makakatulong umano ito upang mapabilis ang pagaling ng dalaga. Mas mainam umano kasi ang mga halamang gamot bilang gawaing alternatibong medisina. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting nagbago ang impresyon ng magkakaibigan sa matanda. Akala nila noong una, magiging malamig ang pakikitungo nito sa kanila. Ngunit napagtanto naman nila na ito ay may kabutihang loob. Kinalaunan, nagpakilala ang matanda bilang si Tatang Laurencio. Wala o man siyang sariling pamilya. Pagkat hindi kailanman pumasok sa isip niya ang pag-aasawa. Ito ay sa kadahilanang mas nais niya ang buhay na mapayapa at mag-isa. Hindi ho ba kayo nalulungkot minsan? Sinagot ng matanda ang tanong ni Sandra at sinabing hindi siya nakakaramdam ng pagkalumbay sa pag-iisa. Nagbiro naman si Jovan at magbitaw ng sarkastikong pahayag para kay Brandon. Ani nito, mukhang may balak ding sumunod sa yapak ni Tatang Laurencio ang kaibigan nilang si Brandon. Ginatungan naman ito ng malakas na halakak ni Gretchen. Si Brandon ay bahagya lamang na natawa. Samantalang si Sandra naman, ngumisi lamang. Malay niyo naman, may hinihintay lang si Brandon, hindi ba? Tumugon si Brandon sa inusal ni Sandra at sinabing tama ang sinabi nito. Totoong may isang babae lamang siyang hinihintay. Nung marinig ang tinura ng binata, mababakas ang pamumula sa pisngi ni Sandra. Umaasa ito na siya ang babaeng tinutukoy ni Brandon. At sino naman ang babaeng yon? Mariin ang mga tingin ni Sandra kay Brandon na animoy hinihintay ang lalaking banggitin ang pangalan niya. Nag-aabang din si Gretchen at Jovan sa isasagot ni Brandon. Si Sarina naman ay hindi na nakasali sa usapan pagkat nagpapahinga ito sa loob ng silid. Namayani ang katahimikan ng ilang minuto bago magsalita si Brandon. Basta. Napabugan na lamang ng hangan si Sandra sa naging tugon ng binata
Gumuhit ang pagkadismaya sa mukha nito. Bakit ba ayaw mong sabihin? Nagpatuloy sa pangulit si Sandra kay Brandon. Naaminin nito kung sino ang babaeng tinutukoy niya. Ngunit tumayo lamang ang lalaki mula sa silya na kanyang kinauupuan at nagpaalam upang suriin muna ang kalagayan ni Sarina sa loob ng siled. Hay! Bala ka nga sa buhay mo! Nagpalitan na lamang ng mga pang-asar na tawa si Negretchan at Jovan na lalong ikinairita ni Sandra. Maging ang dalaway, napapansin na rin ang lihim na pagtingin ng dalaga sa kaibigan nilang si Brandon. Nagpalipas sila ng gabi sa bahay ni Tatang Laurencio. Wala namang naging kaso sa kanila ang pagtulog sa sakong banig na inilatag lamang sa papag upang maibsan ang lamig sa katawan. Laking pasasalamat din nila sa matanda dahil malugod itong nagbahagi ng munting espasyo sa kanyang bahay para sa kanilang magkakaibigan. Habang marikit ang gabi at mahimbing nang natutulog ang lahat, nagising si Sarina buhat ng ingay na nagmumula sa sala ng bahay kung saan natutulog ang kanyang mga kaibigan kasama si Tatang Laurencio. Ang ingay ay maayahalin tulad sa huni ng baboy ramo. Ngunit lubos itong ipinagtaka ni Sarina. Bagamat hindi pa tuluyang maayos ang kanyang pakiramdam, bumangon siya mula sa pagkakahiga at dahan-dahang lumabas ng siled upang suriin ang pinagmumula ng naulinigan niyang ingay. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib sa bawat hakbang ng kanyang mga paa patungo sa sala. Madilim ang paligid ng bahay at ang nagsisilbing tanglaw lamang ay ang isang munting lampara na hawak-hawak niya sa kanang kamay. Ngunit hindi naging sapat ang nilikha nitong liwanag upang maaninag niya ng malinaw ang bawat sulok. Dahilan upang masagi niya ang babas sa ginabasang nakalagay sa ibabaw ng mesa. Naglikha ito ng ingay, ngunit nanatiling tulog pa rin ang kanyang mga kaibigan. Habang pinupulot ni Sarina ang bawat paraso ng bubog ng basa sa papag, napabalikwa siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Tatang Laurencio na may bitbit na sinindihang kandila. Nagtatakang tinanong ng matanda ang dalaga kung bakit nasa labas ito ng siled na ganoong oras at kung saan galing ang mga bubog ng basang nagkalat sa lapag. Ah, may narinig po kasi akong ingay kanina lang. Tila ba huni ng isang baboy ramo. Kahit nagpa siya po akong lumabas ng siled upang suriin ang sala. Pero habang naglalakad po ako, nasagi ko yung basang nakalagay sa mesa. Pasensya na ho, nakasira pa ako ng gamit nyo. Hindi ko po kasi lubusang maaninag ang paligid eh. Lalo po't medyo malabo din ang mga mata ko. Tumugon ng matanda. Sinabing hindi naman kaso sa kanya ang basang aksidenteng nabasag ni Sarina. Ani pa nito ay baka guni-guni lamang ng dalaga ang narinig buhat ng kanyang karamdaman. Kaya't ipinagsawalang bahala na lamang umano ito ni Sarina. Iminungkahin niya rin dito na bumalik na ito ng siled upang ipagpatuloy ang naudlot nitong mahimbing na pagtulog. Naniniwala po akong hindi yun guni-guni lamang. Kaya ko naman ang tukuyin sa aking sarili kung ang isang bagay ay totoo. Ulikha lamang ng aking malikot na isipan. Nagmatigas pa rin ang matanda at sinabing wala siyang narinig na ingay katulad ng sinasabi ni Sandra. Muli nitong iminungkahi sa dalaga na bumalik na ito ng siled at matulog na. Kaya't napilitan na lamang si Sarina na sundin ang matanda. Sa pagpasok ni Sarina ng siled, kinalkal niya ang mga gamit na nakapaloob sa kanyang bag upang ilabas ang kwintas na may palawit na krus. Ito hindi lamang isang ordinaryong kwintas. Bagkus ay nagsisilbi din itong mutsa laban sa mga masasamang uri ng nilalang. Ang kwintas na ito, pamana pa sa kanya noon ng kanyang yumaong lolo at sinasabing kaakibat nito ang Diyos na apoy na nagbibigay gabay sa kung sino man ang may suot dito. Sa probinsya kasi nila sa Iloilo, ay talamak ang mga kwento-kwento patungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Isinukbit ni Sarina ang kwintas sa kanyang leeg at saka nagdasal bago bumalik muli sa pagtulog. Ngunit bago niya pa man ipikit ang kanyang mga mata, napukaw ang kanyang atensyon ng isang ingay na nagmumula muli sa sala. Hindi ito huni ng baboy ramo, kundi tila ba'y mahinang mga halinghing na hindi niya mawari kung kanino nang gagaling. Sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan niyang suriin ang sala. Kaya't bumangon muli siya ng katre at maingat na lumabas ng siled, bitbit ang lampara.
Nagtago siya sa likod ng dingding at sumilip sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan na humihilik pa sa pagtulog. Ngunit namu ang pag-aalala sa damdamin ni Sarina nung masilayan si Tatang Laurencio na namimilipit sa papag kasabay ng bahagyang mga pag-ungol. Agad din nilapitan ang matanda upang suriin ang kalagayan nito. Saka rin lamang nagising ang kanyang mga kaibigan na binalot ng pagtataka na bumungod sa pangyayari. Pawisan ang buong katawan ng matanda at tila ba nag-aapoy ang balat nito sa sobrang init. Kaya naman binuksan nila ang pintuan, pati na rin ang bintana upang makasagap ng sariwang hangin ng matanda. Pinainom din nila ito ng tubig, ngunit hindi pa rin umayos ang kalagayan nito. Habang inaakay ni Sarina ang katawan ng matanda, napatuloy pa rin namimilipit sa hindi malamang dahilan. Ikinagulat ng dalaga nang biglang dumako ang kamay ng matanda sa leeg nito at sinubukang hablutin ang palawit ng kanyang kwintas. Sa kabutihang palad ay nailagan niya naman kaagad ito. Subalit sa pangalawang pagsubok ay nagtagumpay ang matandang mahablot ang kwintas ng dalaga at dali-dali itong ibinato sa bintana. Sa pagkakataong yon ay doon lamang bumalik sa wisyo ang matanda. Samantalang ang mga kaibigan ni Sarina puno ng kuryosidad patungkol sa nangyaring paghablot ni Tatang Laurencio sa suot na kwintas ni Sarina. Ano nangyayari? Ang dating kulay itim ng mga balintataw ng matanda ay naging kulay dugo. Binalot ng malakas na mga ungol ito na parabang sa lobo ang bawat sulok ng bahay. Maghanap kayo ng lubid o kahit na anong pwedeng ipanggapos. Bilisan nyo! Heto, may nahanap ako. Jovan, Brandon, higpitan niyo ang pagkakagapos sa mga kamay niya. Ano nangyayari? Kunin na natin ang mga gamit natin. Kailangan na nating umalis dito. Hindi normal na nilalang ang matandang yan. Ano? Sandali. Asan na ba yung bag ko? Gretchen, ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Kumilos ka na. Kunin mo na mga gamit mo. Heto na. Diyos ko, iligtas niyo kami mula sa nilalang na ito. Nang matapos na sina Jovan at Brandon na igapos ang matanda, ay sabay-sabay na nilang nilisan ang bahay at sinubukang tahakin ang madilim na kagubatan patungo sa kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Subalit sa gitna ng kanilang pagtakbo, huminto si Sarina na tila ba may napagtanto. Napatanong naman si Brandon sa dalaga kung ano nangyayari dito. Yung kwintas, nakalimutan kong kunin. Hindi na yun mahalaga. Ang importante makaalis na tayo rito, Sarina. Pero Sandra, kung wala sa atin ang kwintas, mahihirapan tayong itaboy ang nilalang na yun. Hindi ba't ilalapit lamang natin muli ang mga sarili natin sa kapahamakan, ha? Sarina, kung babalik tayo roon sa bahay upang bawiin ang kwintas mo, wala namang pinagkaiba, kaya tumakas na lamang tayo. Naputol ang diskusyon ng tatlong babae nang sumabat si Jovan upang itanong kung ano ang katotohanan sa likod ng peking pagkatao ni Tatang Laurencio at bakit ganoon na lamang ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa mga naging kilos nito noong gabing yon. Ang matanda yun ay isang aswang. Nagkaroon na nakabibinging katahimikan sa pagitan ng bawat isa sa kanila. Inaasahan ni Sarina ang reaksyon nilang ito pagkat sa kanila magkakaibigan ay siya lamang ang laking probinsya at namulat sa mga kwentong aswang. Hindi kayo maniniwala. Pero hindi lamang isang ordinaryong kwintas ang tinutukoy ko. Yun ay isang mutsa na may kakayahang magtaboy ng mga masasamang uri ng nilalang. Katulad na lamang ng mga aswang. Nang isuot ko ang kwintas, nakarinig ako ng mahinang mga pag-ungol mula sa sala. Kahit nung suriin ko, nagulat ako nang madiscover kong si Tatang Laurencio ang naglilikha ng ingay na yon. Hindi ko lubusang mawari kung ano nangyayari sa kanya. Ngunit nang hablutin niya ang kwintas ko at itinapon sa bintana, doon ko lamang napagtanto ang lahat. Itinapon niya ang kwintas ko pagkat inuubos ang kapangyarihan ng mutsa ang kanyang lakas, pagkat hindi siya isang mortal katulad natin. Pinaniwalaan naman kaagad ng magkakaibigan ng dalaga, bagamat hindi sila pamilyar sa mga kwentong aswang, buhat ng sila'y mga laking syudad. Nagpatuloy sila sa pagbaybay ng daan, palabas ng kagubatan. Ngunit napansin nilang paikot-ikot lamang sila sa lugar. Hindi pa naman din nila kabisado ang tamang direksyon. Naliligaw tayo! Paano na tayo na ito makakalabas nitong gubat?
Napapagod na ako kakalakad. Pwede bang magpahinga muna tayo? Sumang-ay naman ang lahat sa sinabi ni Sandra. Kaya't nagpahinga muna ang magkakaibigan sa gitna ng masukal na kakahuyan. Mabuti na lamang. Dala-dala ng mga ito ang kani-kanilang mga travel bags. Kaya't naglatag sila ng kumot sa damuhan. At saka nagpa siyang matulog muna habang pinapalipas ang gabi. Sa kalagitnaan ng kanilang mahimbing na tulog, nagising ang diwa ni Sarina nang maramdaman ang paggalaw ni Jovan na siyang nakapwesto sa kanyang kanang tabi. Bumangon ito, bit-bit ang nakabukas na flashlight. Jovan, saan ka pupunta? Napabalik ko si Jovan nang marinig si Sarina. Hindi kasi nito inaasahan, nagising ang dalaga. Nagpaalam ito at nagsabing tutugunan niya lamang ang tawag ng kalikasan. Ganun ba? Mag-iingat ka. Baka makasalubong mga aswang. May kakayahan pa naman ng mga itong magbalat kayo. Bilang kahit anong uri ng hayop. Kapag nakasalubong ko lang talagang aswang na yun, lagot sa akin yun. Huwag kang magpakampante. Delikado pa rin ang sitwasyon natin ngayon. Magdala ka ng kahit na anong pwedeng ipanangga bilang proteksyon. Bit-bit ang flashlight sa kanang kamay at ang isang malaking biyak naman ang kahoy sa kaliwa. Nilakad ni Jovan ang diretsong daan patungo sa medyo kalayuan upang doon iraos ang kanyang pagbabawas. Mahimbing pa rin ang tulog ni na Gretchen, Sandra at Brandon. Samantalang si Sarina naman, mulat pa rin ang mga mata at ipinagdarasal ng kaligtasan ni Jovan. Lumipas ang kalahating minuto, hindi pa rin bumabalik sa kanilang pwesto si Jovan at ipinagtaka ito ni Sarina. Ngunit naudot ang plano nitong siriin ang kalagayan ng kaibigan pagkat hindi na nito namalayan ng unti-unti ang pagsara ng talukop ng kanyang mga mata dulot ng labis na antok. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, nagising ang lahat sa malakas na boses ni Gretchen na isinisigaw ang pangalan ni Jovan. Naitanong tuloy ni Brandon kay Gretchen kung anong nangyayari. Nagising akong wala si Jovan. Kanina ko pa siya hinihintay na bumalik. Pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Nagpaalam siya sa akin kagabi, Gretchen, na magbabawas lamang umano siya. Hindi ko na nahintay ang pagbabalik niya dahil nakatulog na ako. Kagabi pa siya hindi bumabalik? Ibig sabihin, kagabi pa siya nawawala? Gulat naman na tanong ni Sandra. Nagpatango-tango naman si Brandon sa isinaad ni Sandra. Wika nito, ay maaaring ang nawawala ang kanilang kaibigan. At wag naman sana. Ngunit posible umanong nasa bingit ito ng kapahamakan. Kaya naman kailangan na nilang kumilos upang hanapin ang kaibigan. Maghiwa-hiwali tayo ng landas para mas mapadali ang paghahanap natin. Sandra, samahan mo ako sa kanang direksyon. At kayo naman Sarina at Brandon, doon kayo sa kabilang direksyon. Pwede bang magkasama kami ni Brandon? O sige Sandra, kamo na lang ni Gretchen na magkasama. Brandon, bantayin mo si Sandra habang hinahanap niya si Jovan, ha? Malawak ang ngiti ni Sandra nang sumang-ayon si Sarina sa mungkahi nito na si Brandon na lamang ang sumama sa kanyang maghanap kay Jovan. Lalong naging kapansin-pansin para sa tatlong mga kaibigan nito ang lihim nitong pagtingin kay Brandon. Halata naman dahil gustong-gusto nitong laging nakatuon sa kanyang atensyon ng lalaki. Naghiwalay na ng landas sa magkakaibigan, sina Gretchen at Sarina sa kanang daan at sina Brandon at Sandra naman sa kaliwa. Sa kalagitnaan ng paghahanap kay Jovan, saglit na huminto sina Gretchen at Sarina upang magpahinga sa lilim ng isang higanteng puno. At doon ay napag-usapan nila ang kakaibang ikinikilos ni Sandra pagdating kay Brandon. Pansin mo ba? Parang gusto palagi ni Sandra na makuha ang atensyon ni Brandon? Oo Gretchen, pero wala namang kaso yon. Pareho naman silang walang nobyo at nobya. Pero parang hindi naman interesado si Brandon kay Sandra. Hindi ba, nasa kolehiyo pa lamang tayo. Buntot na ng buntot si Sandra sa kanya. Pero naminsan hindi niya pinakitaan ang motibo si Sandra. Ang akala ko nga may nobya na siya noon eh. Pero wala naman siyang pinapakilala sa atin. Palagi niya namang sinasabi, may hinihintay siya. Sino naman kaya yun? Hay naku Gretchen, ngayon pa ba natin iisipin yan? Nawawala si Jovan, ang kaibigan natin. Ay, oo nga pala no. Pasensya na. Tara, magpatuloy na tayo sa paghahanap. Sa kabilang banda, abala rin sa paghahanap sina Sandra at Brandon kay Jovan na nauy hindi pa rin nagpapakita.
Napahinto si Sandra sa paglalakad habang hinihingal sa sobrang pagod. Dumagdag pa ang matinding sikat ng araw. Nakahawak ang magkabilang palad nito sa kanyang mga tuhod, kasabay ng pagtagaktak ng mga butil ng pawis sa kanyang sentido. Lumingon si Brandon sa kanyang likuran at natigil sa paghakbang ng mga paa nang makita ang naghihingalong kaibigan. Nilapitan niya ito upang abutan ng tubig. Juvan, asan ka na ba? Pagod na ako. Ayoko na maghanap. Sarkastikong tumugon si Brandon sa inusal ng dalaga at sinabing maaari naman ito magpahinga na lamang at siya na ang bahala maghanap sa kaibigan ng mag-isa. Hoy, ano ka ba? Iiwanan mo ko rito? Diba, ayaw mo na maghanap? Napapagod ka na? Hindi naman sa ganun. Kasabay ng isang mabigat na buntong hininga, tura ni Brandon. Eh, kaya niya namang hanapin ang kaibigang si Jovan nang wala ang tulong ni Sandra. Sa tono ng pananalita nito, tila ba hindi nito nagustuhan ang inasta ng dalaga. Huwag mo namang masamay ng sinabi ko. Nasabi ko lang yun dahil pagod na ako. Siyempre may pakialam ako sa kaibigan natin, no? Sana, si Sarina na lang ang kasama ko ngayon. Nang marinig ang litanya ng binata, tila ba biglang naglaho ang pagod na nadarama ni Sandra. Bagkus ito'y napalitan ng sama ng loob. Napataas ang isang kilay nito habang matalim ang tingin kay Brandon. Anong sinabi mo? Ayaw mo ba sa akin, Brandon? Bakit parang ayaw mo lagi sa presensya ko? Samantalang ginagawa ko naman ang lahat para mas lalong mapalapit sa'yo. Napasinghal na lamang si Brandon sa tinura ni Sandra at saka sinabing hindi yun ang tamang oras upang magdiskusyon patungkol sa walang kwentang bagay. Anito, sa kabila ng pagod na kanilang iniinda, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ni Jovan. Hindi na lamang umimik si Sandra at tahimik na sinundo ng bawat takbang ni Brandon habang tinatawag ang pangalan ng nawawala nilang kaibigan. Inabot na sila ng hapon, kakahanap sa bawat sulok ng gubat. Subalit pare-pareho silang bigo. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Sandra at Brandon, ay nakasalubong nila sina Sarina at Gretchen na noon ay hinihingal na rin sa labis na kapagalan. Ano, hindi niyo pa rin ba matagpuan si Jovan? O nakahanap man lang ba kayo ng kahit anong sinyalis sa kung ano ang nangyari sa kanya? Walay! Sinusod na namin ang kalawakan nitong gubat. Pero kahit anino ni Jovan, bigo kaming makita. Laylay ang kanilang mga balikat na nagpahinga sa lilim ng higanting puno. Sari-sari mga katanungan ang bumabalot sa kanilang isipan. Habang pinuproseso pa rin sa mga utak ang biglaang pagkawala ni Jovan. Napagkasunduan nilang huwag muna magpatuloy sa paglalakbay, sapagkat kumakapit pa rin sila sa kakarampot na tsansa na babalik si Jovan doon, sa huling lugar kung saan nila ito huling nakasama. Inabot na naman lamang sila ng paglubog ng araw, ngunit nabigo lamang ulit ang mga ito. Nang sumapit ang hating gabi, ay napansin na Sarina na mahimbing nang natutulog si Sandra, Gretchen at Brandon, samantalang siya ay ginugulo pa rin ang pagkawala ni Jovan. Hanggang sa maya-maya pa, may maririnig itong kakaibang ingay. Kinuha ng dalaga ang flashlight tsaka sinuri ang paligid. Ilang sandali pa, mahahagilap ng liwanag na nililikha ng flashlight ang isang baboy ramo na may kulay dugong mga mata. Batid ni Sarina na hindi ito isang ordinaryong hayop base sa kulay ng mga mata nito. Natitiyak nang ito yung parehong matandang nagpatuloy sa kanila noong unang gabi nila sa gubat. Si Tatang Laurencio. Agad na kumaripas ng takbo si Sarina at agresibong sinundan ng baboy ramo ang kanyang mabibilis na mga hakbang. Humihingi ng saklolo ang dalaga sa pamamagitan ng pagsigaw. Subalit pakiwari niya, nabigo siyang pukawin ng atensyon ng kanyang mga kaibigan na mahimbing pa rin ang tulog. Dahil sa kadiliman ng gabi at dumagdag pa ang kanyang kabat pagkataranta, hindi na niya namalayan ang tumbang sanga na nasa kanyang harapan, kung kaya't natisod siya at natumba sa damuhan. Nabitiwan nito ang bitbit ng flashlight, ngunit nanginginig man ang mga tuhod, ay pinilit niyang tumayo upang kunin ito. Ilang metro na lamang ang agwat niya sa baboy ramo, at dahil sa kakayahan itong tumakbo ng mabilis, nagtagumpay itong abutan siya. Kinuha ni Sarina ang mga nagkalat na patpat
at saka pinagpapalo ang baboy ramo. Kasabay ng mga pagsunggab nito, patuloy pa rin siya sa paghingi ng saklolo. Hanggang sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag nang masilayan ang imahe ng kanyang mga kaibigan na pinagtulungan ang baboy ramo na batuhin ng mga putol na kahoy. Dahilan upang ito'y tumigil sa pagsunggab. Mabilis na tumakas ang baboy ramo at sa kabila ng pagtatangka ng magkakaibigang ito na habulin yon, ay nabigo silang mahuli ang aswang. Agad na lumapit si Brandon kay Sarina upang alalayan ito sa pagtayo. Puno ng pag-aalala nitong tinanong ang dalaga kung napuruhan ba ito. Ngunit umiling-iling naman ito. Habang pinagmamasda naman ang dalawa, napakunot ng noo si Sandra. Makikitang hindi ito nasisiyan sa nakikita ng dalawang mga mata niya. Sabi ko na nga ba, nagpapag-alaga-ala ang aswang na dito sa gubat eh. Hindi kaya ano? Sinalaki ng aswang na si Jovan? Sumang-ayon si Brandon sa naging konklusyon ni Gretchen. Ito umano ang pinakaposibleng dahilan sa likod ng pagkawala ng kanilang kaibigan. Ibig sabihin, wala rin naging saysay ang pagod natin sa paghahanap? Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa nakapamayawang ni si Sandra. Matapos nitong bitawan ang linyang yon, hindi nila akalaing magagawa pa nitong magreklamo sa gitna ng pagkawala ng kanilang kaibigan. Sinungaling ni Brandon ang maling inasta ni Sandra. Nangatwira naman ang dalaga na hindi niya intensyong lumabas na wala siyang pakialam sa kaibigan na lang si Jovan. Ang kanyang naging kilos ay dulot lamang umuna ng pagod. Ngunit sa mga sandaling yon, ay batid nilang wala na ngang punto pa ang paghahanap sa kanilang nawawalang kaibigan. Sapagkat masakit mang tanggapin, natitiyak nila na itiwala ng buhay. Marahil ay nilantakan na ng aswang na nagkukubli sa wangas ng baboy ramo ang mga walang loob na katawan ni Jovan. At hindi malabong sa mga susunod pang araw, kung hindi pa sila makakaalis sa kagubatan na yon, ay kakaharapin din ang bawat isa sa kanilang parehong sinapit ng binata. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Bukod sa paikot-ikot lamang sila sa lugar, wala rin silang nakakasalubong na tao na maaaring magturo ng daan sa kanila ng tamang daan papalabas ng kagubatang yon. Tunay ngang napakaliblib ng lugar na ito kung kaya't hindi na nakakapagtaka na may aswang na naininirahan dito. Sa bawat pag-ihip ng hangin, naninindig ang kanilang mga balahibo sa kakaibang presensyang animoy nagkukubli sa likod ng kadiliman. Naubos ang batarya ng flashlight ni Gretchen, samantalang ang kina Sandra, Sarina at Brandon ay pahina na ng pahina ang nililikhang liwanag. Kung kaya't sa kanilang bawat paghakbang, ay tinitiyak nila magkakahawa kamay ang bawat isa upang siguraduhin na walang mawawala sa kanila. Lumipas muli ang isa pang araw. Tuluyan ang naubos ang enerhiya ng baterya ng kanilang mga flashlight. Kaya't ginamit nila ang kanilang mga dipindot na telepono na kaya rin maglikha ng ilaw. Subalit napakahina lamang. Sapat pa naman ang kanilang dalang mga dilata na pagkain, pati na rin ang tubig na sasapat pa ng ilang linggo. Ang problema na lamang nila ay kung paano makakalabas sa kagubatan na yon. Dalawang gabi na rin wala silang tulog, sapagkat natatakot ang mga ito na habang wala sila sa kamalayan, ay saka bigla na lamang sumalakay ang aswang, kung kaya't minaigi ng magkakaibigan na manatiling mulat ang mga mata. Parang hindi ko na kayang labanan ang anto ko. Ako rin, sagot naman ni Sandra. Hindi nga maikakaila ang antok na dinaramdam ng dalawang dalaga dahil sa mulit-muling paghikab ng mga ito. Samantalang si Sarina naman, bagamat nilalabanan din ang antok, ay nakaupo lamang sa sulok. Habang ang mga braso'y nakayakap sa magkadikit na mga tuhod, dumaling si Brandon dito at tinanong kung ito rin ba hindi na kayang labanan ng antok. Pero umiling-iling ito at sinabing siya na muna ang bahalang magbantay sa paligid habang natutulog ang kanyang mga kaibigan. Hindi sumang-ayon dito si Brandon at iminungkahing siya na lamang ang bahalang magbantay bilang natitirang lalaki sa kanilang samahan. Matutulog na ako. Brandon, ikaw na muna ang bahalang magbantay ha. Ikaw naman na nagpasya eh. Basta Brandon, kapag hindi mo na kaya ang antok, kisingin mo na lang kami ha. Pagkatapos kami naman muna ang magbabantay sa paligid habang natutulog ka. Pagsabat naman ni Gretchen. Tinayak naman ni Brandon na ayos lamang yun sa kanya.
kaya tuluyan ang umidlip sina Gretchen at Sandra. Si Sarina, nakaupo pa rin at tila ba malalim ang iniisip. Napansin ito ni Brandon, kaya tinanong nito ang dalaga kung mayroon itong problema. Wala naman, maliban sa pagkawala na Jovan. Sana, hinanap ko agad siya nung napansin ko ang tagal niyang bumalik. Dumako ang mga palad ni Brandon sa basang pisngi ni Sarina upang pawiin ang mga butil ng luha nito na hindi napigilan sa pagtulo. Ani Brandon, hindi kasalanan ng dalaga ang sinapit ng kanilang kaibigan. Walang sino man sa kanila ang dapat sisihin sa nangyari. Pagkus ang dapat nilang gawin ay magtulungan upang makaalis na sa kagubatang yon. Paano tayo makakaalis dito kung paikot-ikot lang naman ang daan? Sa tingin ko, ang makakatulong lang sa atin ay ang kwintas na naiwan ko sa bahay ni Tatang Laurencio. Yung aswang na yon, medyo malabong magapi natin ang aswang dahil sila'y mga immortal. Maliban na lamang kung mayroon tayong agimat na nagtataglay ng kapangyarihan laban sa masasamang mga elemento, katulad ng palawit ng kwintas na ibinigay sa akin ng lolo ko noon. Ay, bakit kasi sa dami ng pwede kong makalimutan ayun pa talaga? Tumangutang si Brandon sa inusal ni Sarina. Tura nito ay maaari nilang susuri ng daan pabalik sa bahay ni Tatang Laurencio upang kunin ang kwintas. Ngunit ang ibig sabihin nito, ilalapit muli nila lalo ang kanilang mga sarili sa kapahamakan. Kung habang buhay na lamang tayong mananatili rito sa gubat at magtatago mula sa aswang, wala rin namang mangyayari. Mamamatay tayo sa gutom at kawalan ng sapat na tulog. Sa ikinatwira ng dalaga, napag-isip-isip ni Brandon na may punto ito. Kaya't kinalaunan ay sumang-ayon din si Brandon sa dalaga. Nang sumapit ang madaling araw, nagising si Gretchen upang suriin ang kondisyon ni Brandon at Sarina. Namulat pa rin ang mga mata. Sa kabilang banda, si Sandra na naman ay mariin pa rin humihilik. Brandon, Sarina, mayroon na akong sapat na tulog. Kayo naman muna ang umidlip. Ako na lang ang bahalang magbantay sa paligid. Tumugon si Brandon kay Gretchen at sinabing sa totoo lang ay hindi niya rin umano talaga kayang labanan ng antok. Kaya't nakiusap ito na kung maaari, babawi muna siya ng mahaba-habang tulog. Iminungkahi rin ito kay Sarina na magpahinga na ito mula sa pagbabantay at hayaan na munang si Gretchen ang magmasid sa paligid dahil kakailanganin nila ang lakas kinabukasan kung sakaling makasagupa nila ang aswang sa pagbawi nila ng kwintas ni Sarina. Anong kwintas? Babawiin natin yung kwintas na naiwan mo nung tumakbo tayo mula kay Tatang Laurencio? Hindi ka nga nagkakamali, Gretchen. Wala nang ibang posibleng paraan para makalabas tayo nitong gubat. Ano namang kinalaman ng kwintas sa pagkaligaw natin dito? Posibleng nagtataglay ng kapangyarihan ng aswang na yon na nagbabalat kayo bilang matandang si Tatang Laurencio, Gretchen. Kahit nagagawa niyang kontrolin ang direksyon nitong gubat, na dahilan kung bakit hindi natin matuklasan ang daan palabas. Kinakailangan nating kitilan ang buhay ang aswang na yon upang mawala ang pisa ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ito'y sa pamamagitan ng pakikipagpambuno sa tulong ng isang mutya, katulad ng kwintas na ipinamana sa akin ng lolo ko noon. Anong klaseng kapangyarihan naman ba ang tinataglay ng kwintas na yun, Sarina? Itataboy ka nito mula sa pagtamo ng mga sugat na nanggagaling sa mga pag-atake ng isang immortal. Nagbibigay rin ito ng karagdagang lakas kapag nakasubit sa iyong leeg. Kung alam ko lang kasing hindi tayo agad-agad makakalabas na rin gubat, sana mas pinahalagan ko ang kwintas na yun. Nanguna kasi ang takot sa puso ko nung mga oras na tinatakasan natin yung matanda eh. Huwag ka mag-alala, Sarina. Bukas ay magtutulong-tulong tayong bawiin ang kwintas. Sana'y naroon pa rin ang kwintas sa parehong lugar kung saan itinapon niyo noong matandang aswang na si Tatang Laurencio. Nawiwalayan sa mga kamay ng nilalang na yon. Sana nga, Gretchen. Pero sa ngayon, matulog muna kayong dalawa ni Brandon. Tinungo si Brandon, humihilik na. Ikaw na muna ang bahalang magbantay, Gretchen. Gisingin mo kaagad kami kapag nakaramdam ka ng kakaibang presensya o nakarinig ng kahit na anong ingay. O sige na. Matulog ka na, Sarina. Alam kong kanina mo pa nilalabanan ang antok mo. Kinaumagahan sa gitna ng muling paglalakbay ng magkakaibigan, patungo sa kinatatayuan ng bahay na tinitirahan ng aswang na si Tatang Laurencio. Napukaw ang kanilang atensyon sa isang bungkus ng mga patpat na nakalatag sa lupa. Kanino kaya galing ang bungkus ng mga patpat na ito?
baka kay Tatang Lorenzo Gretchen. Naku, hinala ko, nandito lang siya sa paligid. Makikipagpambuno naman talaga tayo sa kanya. Ngunit kailangan muna natin makuha ang kwintas. Pero sana ang bungkus sa mga patpat na ito'y sinyales na may ibang tao rito sa lugar Gretchen na maaaring tumulong sa atin laban sa aswang. Maya-maya pa, isang ligaw na baboy ramo lamang ang tumambad sa magkakaibigan. Natitiyak nilang ito yung matandang si Tatang Lorenzo na nagkukubli sa wangis ng hayop. Pumosisyon ito sa kanilang harapan at saka inilabas ng matutulis nito mga pangil. Agad nitong sinunggaban si Brandon. Kaya naman dali-daling pumulot ang tatlong babae ng matitigas na biyak ng kahoy na nagkalat sa lupa upang ipanghampas sa baboy ramo. Subalit hindi katulad noong una na pagkakataon na nakainkwentro nila ito. Tila ba nakapag-ipon na ito ng mas malaking halaga ng lakas. Nasugatan si Brandon sa kanang balikat nito mula sa matutulis na pangil ng baboy ramo. Ngunit patuloy pa rin itong nilalabanan ang baboy ramo na kaposisyon sa kanyang ibabaw. Walang naitulong ang mga pagpalo ni Gretchen, Sarina at Sandra dahil sa taglay na lakas na ng mabalat kayong aswang. Hanggang sa napako na lamang sila sa kanilang kinatatayuan nang dumanak ang dugo sa paligid. Dulot ng malaking sugat na tinamo ni Brandon sa kanyang bandang leeg, nagpatuloy ang baboy ramo sa pagwasak ng kanyang balat at habang tumatagal ay parami ng parami ang dugong nagkalat sa lupa. Nabitiwan ni Sandra ang biyak ng kahoy na hawak nito at napatakip na lamang ng palad sa mukha nang masilayan ng pagdanak ng dugo sa lupa. Wala sa tinamong mga sugat ni Brandon sa kanyang katawan. Hindi ito matigil sa paghagulgol. Samantalang si Gretchen naman, sinusubukan pa rin iligtas ang kanilang kaibigan sa pamamagitan ng pagpalo sa baboy ramo. Sa kabilang banda, si Sarina ay nagbabaka sakaling makahanap ng ibang panangga na mas makakatulong sa pakikipagpambuno nila sa aswang. Subalit maliban sa mga biyak ng kahoy ay wala na itong ibang makita. Habang lumilipas ang oras, ay lalong dumarami ang dugong lumalabas mula sa mga sugat na tinamo ni Brandon. Sa kabila nito, hindi pa rin tumitigil ang baboy ramo sa pag-atake rito. Katulad ni Sandra, ay pinangihinaan na rin si Sarina. Kaya't kusang bumagsak na lamang ang mga tuhod nito sa lupa habang humahagulgol. Patawad, Brandon! Kinalaunan, tuluyan na rin nawalan ng pag-asa si Gretchen. Tuwarin mo kami, Brandon! Ngunit sa likod ng pait na kanilang dinaramdam sa sinapit ni Brandon, ay pinili nilang tatagan ang kanilang loob at kumapit sa pag-asang maililigtas pa nila ang kanilang mga sarili. Lumapit si Gretchen kina Sandra at Sarina at pabulong na ipinahayag ang kanyang plano. Mas maiging bilisan na natin ang pagpunta sa kinaroroonan ng bahay ng aswang na yan habang abala pa ito. Nang sa ganoon, hindi na natin kailangan magkapagbambun upang bawin ang kwintas. Pinangihinaan pa rin sa pangyayari ay tumangutang mo si Sarina. Ngunit si Sandra mapapansin na nakadungdung pa rin ang ulo at tila ba'y pinagkaitan na ng buong lakas. Ang mga braso nito'y nayayapos ang kanyang magkadikit na mga tuhod. Nanginginig ang mga balikat nito. Hindi ko na kaya. Hinaplos ni Gretchen ang likuran ng dalaga upang pagaanin ang loob nito. Bagamat maging siya, unti-unti na rin nawawalan ng pag-asa. Sama-sama tayo nga alis nitong gubat, kaya't pakiusap. Tatagan mo lang ang loob mo, Sandra. Wala tayong ibang magagawa o hindi isang tabi muna ang sakit ng pagkawala ng mga kaibigan natin. Naiintindihan niyo ba? Gretchen? Sandra? Ako, naiintindihan mo ba, Sarina? Kinaya ko ang pagkawala ni Jovan. Pero hindi ko kakayanin ang pagkapatay ni Brandon. Ilang taon kong sinara ang puso ko sa ibang tao dahil umaasa akong balang araw. Makikita niya rin ang halaga ko. Pero alam mo, sa tuwing tinatanong ko siya noon kung ano ang mga tipo niya, at hindi niya ako magawang magustuhan, ikaw lagi ang nilalarawan niya. Ikaw palagi, Sarina. Pero hindi mo man lang magawang ibalik ang pagmamahal ni Brandon para sa'yo. At ngayon pagkatapos ng lahat, aakto kang parang ice lang sa'yo na nakita mong unti-unting winasak ng asumang ninang katawan niya. Paano mo nagagawang maging matatag pa rin sa kabila noon? Sabihin niyo sa akin kung saan ako huhugot ng lakas ngayon. Pagkatapos ng lahat ng linyang binitawan ni Sandra, namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ng ilang sandali. Ang maririnig lamang ay ang mga ungol ng baboy ramo
na marahas na nilalantakan ng patay na katawan ni Brandon at ang marahang mga paghikbi ng tatlong natitirang magkakaibigan. Maya-maya pa inagsalita si Gretchen. Sandra, hindi ito ang tamang oras para husgan at sumbatan natin ang bawat isa. Naiintindihan namin ang pinagagalingan mo, pero wala na tayong ibang magagawa. Kung gusto niyo pang mabuhay, iwan niyo na lamang ako rito. Ano ka ba naman, Sandra? Hindi ka namin iiwan. Ginawa ni na Gretchen at Sarina ang lahat upang kumbinsin si Sandra na sumama na sa kanilang dalawa. Ngunit kahit anong gawin nilang pagpupumilit dito, nananatili lamang itong nakaupo at nakasandal ang ulo sa magkadikit na mga tuhod. Maririnig ang marahang pagtangis nito. Halika na, Sandra. Kapag hindi pa tayo umalis dito, isa na naman sa atin ang sasalakayan ng aswang na yun. Tama si Sarina, Sandra. Ayaw kong isa na naman sa atin ang mawala. Kaya pakiusap naman oh. Tumayo ka na at bilisan na natin ang pagtakas. Walang naging tugon si Sandra at tila ba'y sarado ang mga tenga nito sa bawat salitang inuusal ng dalawa niyang kaibigan. Ilang sandali pa ay natapos na ang baboy ramos sa pagsubo ng mga nagkalat na lamang loob mula sa wakwak na katawan ng kawaawang si Brandon. Ganoon na lamang ang pagdagundong ng kanilang mga dibdib nang bumaling ito sa kanila at dahan-dahang humakbang patungo sa kanilang direksyon. Lalong binalot ng pagkataranta si Gretchen at Sarina, subalit si Sandra na natili sa dati niyang posisyon. Pilit nilang hinihila ang mga braso ni Sandra, ngunit patuloy itong nagmamatigas. Hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya ng baboy ramo mula sa kanila, hindi na malaman ni Gretchen at Sandra ang kanilang gagawin. Hindi nila nanaising hayaan na lamang si Sandra, ngunit sa pagkakataong yon, tila ba wala na silang ibang magagawa. Habang kinukumbinsi pa rin si Sandra, ay nagulat si Sarina sa biglang paghatak ni Gretchen sa kanyang braso. Mabilis itong kumaripas ng takbo papalayo habang hila-hila siya sa kamay. Si Sandra ay naiwan sa pwesto nito na nakayuko pa rin at nakayakap sa kanyang mga binti. Pero paano si Sandra? Hahayaan na lamang ba natin siya, Gretchen? Ginawa na natin ang lahat upang kumbinsin siyang sumama sa atin. Wala na tayong magagawa kung ayaw niyang sumama sa Rina. Habang hinihingal sa pagtakbo, saglit na lumingon si Sarina sa kanyang likuran. Ilang metro pa lamang ang kanilang natatakbo, kaya't abot na niya ang imahe ng naiwang kaibigan mula sa hindi kalayuan. At ganoon na nga lamang ang kanyang pagkalumo nang masilayan ang baboy ramo na maras na sinusunggaban si Sandra. Hindi na nanlaban pa ang dalaga at hinayaan na lamang na dumanak ang dugo sa lupa. Habang iniinda ang bigat ng nararamdaman sa eksenang nasaksihan, nagpatuloy si Sarina sa pagtakbo kasama ang natitirang kaibigan na si Gretchen. Habang ang baboy ramo ay abala sa ginagawang paglantak sa sikmura ng bago nitong biktima. Sa kaliwa tayo, Sarina. Parang ito ang naalala kong daan papunta sa bahay ng matandang yon. Sige. Tinahak na nga nila ang daan na sinabi ni Gretchen. Makalipas ang halos 15 minuto, ay natonton din nilang muli sa wakas ang bahay ng matanda. Tinapon niya nung matanda sa may bintana, kahit natitiyak kong narito lamang ang kwinta sa bakuran. Heto ba? Nanlaki ang mga mata ni Sarina nang makita ang kwintas na nasa palad ni Gretchen. Abot-tenga ang ngiti nito. Kahit papaano ay nabuhayan siya bigla ng loob. Yan na nga! Sa wakas, may pag-asa na rin tayo makalabas nitong gubat. Ngunit naglaho bigla ang saya sa mukha ni Sarina. Nang biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Gretchen. Akma niya na sanang kukunin ang kwintas. Ngunit isinara ng kaibigan niya ang palad nito. Gumuhit ang nakakapangilabot ng ngiti sa mga labi ni Gretchen. Ang ikinikilos nito, hindi pangkaraniwan. Tila ba ay mayroong kakaiba? Hindi mo ito makukuha mula sa akin. Ano sinasabi mo, Gretchen? Pilit na kinuha ni Sarina ang kwintas mula sa palad ni Gretchen. Subalit bigo itong mabawi ang kanyang mutsa. Binalot ng malakas na halakak ni Gretchen ang paligid. Si Sarina naman ay hindi maunawaan ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Patawad, Sarina. Subalit mas mahal ko ang lolo ko kaysa sa inyong mga kaibigan ko. Lolo? Sinong lolo ang tinutukoy mo? Anong ibig mong sabihin?
ang aswang na tinatakasan natin ni lolo ko. Ano? Paano nangyari yun? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, Gretchen? O ang delusyon mong yun ay dulot lamang ng pagkawala ng mga kaibigan natin? Sabihin mo sa akin! Sarina, hindi ako nagsisinungaling. 10 taong gulang ako nang matuklasan kung may dugong aswang ang nananalaytay sa katawan ko. Yun ang unang beses na nahuli ko si Lolo Laurencio, na nananalakay ng inosenteng tao sa gitna nitong gubat. Kaya pala, ayaw niyang sumama sa amin ni nanay at tatay sa syudad. Dahil nasanay siyang ikinukubli ang kanyang presensya mula sa sanlibutan. Resulta ng sari-saring panghuhusgang ibinabato sa kanya noon at sa kanyang mga magulang, buhat na hindi sila ordinaryong mga nilalang. Pero bakit kailangan mong itaya ang buhay ng mga kaibigan mo, Gretchen? Wala na akong ibang maisip na paraan upang tulungan ng lolo kong malagpasan ang kanyang pagkagutom. Hindi katulad ko, siya'y purong isang aswang. Kaya't ang tinatanggap lamang ng kanyang sikmura ay tangang hilaw na karni ng tao. Pasensya na, pero wala na kasing ibang naliligaw sa lugar na to. Kaya't sinadya ko na lamang na iligaw kayo at maging biktima ng lolo ko. Mahal na mahal ko ang lolo ko. Hindi ko matiis na makita siyang nagugutom. Gretchen, naririnig mo ba ang sarili mo? Handa ka magsakripisyo ng inosenteng buhay para lang sa lolo mo? Akin ang kwintas ko! Hindi mo mababawi ang kwintas na to. Nagpatuloy sa agawan ng kwintas sa magkaibigan, o kung mas nararapat na tawaging dating magkaibigan. Hindi pa rin makapaniwala si Sarina sa mga nalaman. Ngunit hindi na yun mahalaga sa puntong yon. Ang mas importante ay mabawi niya ang kwintas mula kay Gretchen. Gretchen, wala ka sa sarili mo. Binubulag ka ng pagmamahal mo para sa lolo mo. Hindi mo ako maiintindihan dahil wala ka naman sa posisyon ko. Pakiusap naman, Gretchen, oh. Ibigay mo na lamang sa akin ang kwintas. O kaya ituro ang tamang daan papalabas nitong gubat. Pagkatapos ano? Ipagkakalat mo ang lihim ko? Susuguri ng mga tao itong gubat upang paslangin ang lolo ko? Pangako, hindi ako magsasalita tungkol sa inyo ng lolo mo. Iligtas mo lang ako, Gretchen. Pasensya na, Sarina. Pero walang makakalabas nitong gubat ng buhay maliban sa akin. Dahil hindi naman purong aswang si Gretchen, ay wala itong angking lakas at kapangyarihan na katulad ng sa lolo niya. Kaya naman kahit papaano, may laban si Sarina dito. Itinapon ni Gretchen ang kwintas sa malayo at nang akmang tatakbo na sana si Sarina upang kunin ito, hinigit niya ito sa braso. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa damuhan habang sinasabunutan ng isa't isa hanggang sa nakahanap si Sarina ng tiyempo na pumaibabaw kay Gretchen. Ikinulong ni Sarina ang leeg ng dalaga sa pagitan ng kanyang mga palad dahilan upang mahirapan ito sa paghinga. Unti-unting namutla ang kulay ng balat ni Gretchen. Ilang sandali pa, tuluyan na itong hindi nakagalaw, kasabay ng dahan-dahang pagsara ng talukop ng mga mata nito. Nang mapagtanto ni Sarina na wala nang malay si Gretchen, ay agad nitong inalis ang kanyang mga kamay sa leeg ng dalaga. Sinuri niya ang pulso ni Gretchen upang tiyakin kung buhay pa ba ito. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo niya nang makumpirmang wala nang buhay ang kanyang kaibigan. Alam niya sa sarili na hindi niya sinasadya ang nangyari at nagawa lamang yon upang depensa ng sarili. Pero nangyari na ang mga nangyari, hindi niya ito mababago pa. Nangihinaman ang buong katawan ay pinilit ni Sarina na tumayo at pilit na inihakbang ang nanginginig ng mga tuhod patungo sa kung saan ibinato ni Gretchen ang kwintas. Umiiyak ang dalaga na isinuot ang kanyang kwintas. Maya-maya pa, nakaramdam ito ng kakaibang presensya. Paglingon niya sa kanyang likuran, ay bumungod ang isang pamilyar na matandang nakasuot ng gusot na kamiseta at ng pantalon na may mancha pa ng mga dugo. Nakatali sa bewang nito ang sisidla ng kanyang itak, habang buhat-buhat sa balikat ang isang bungkos ng mga patpat, si Tatang Laurencio. Bumaling ang tingin ng matanda kay Gretchen na nakahandusay sa damuhan at walang malay. Agad nitong ibinaba ang bungkos ng mga patpat upang suriin ang kalagayan ni Gretchen. Yumuko ang matanda upang tinanong pulso ng dalaga. Ngunit gayon na lamang ang paghagulgol nito. Nang madiskubring wala ng buhay ang kanyang apo, nagnangalit ang matanda na bumaling kay Sarina. Hindi na ito nagtanong kung anong ginawa nito sa kanyang apo.
Bagkus ay muli itong nagbagong anyo na isang baboy ramo at marahas na sinunggaban si Sarina. Pinaulanan ito ng mga pag-atake si Sarina, subalit tila ba wala itong naging epekto sa dalaga. Tunay ngang mabisa ang palawit ng kwintas nito na nagsisilbing agimat. Sa kalagitnaan ng pakikipagpambuno ni Sarina sa aswang, ay himbalang naglikha ng nakakasilaw na kulay asol na liwanag ang palawit ng kanyang kwintas. Tila ba nawala sa sarili ang baboy ramo, saka unti-unting bumalik sa dati nitong anyo. Pinagmasdan ni Sarina ang matandang si Tatang Laurencio na namimilipid sa sakit abang binabalot ng mga ungol nito ang paligid. Marahil ay dininig ng Diyos ng apoy ang kanyang saklolo sa pamamagitan ng palawit na nakasukbit sa kanyang leeg. Kinalaunan ay tuluyan ang nanigas ang katawan ng matanda. Mulat pa rin ang mga mata nito bagamat hindi na ito humihinga. Ang malalakas na mga ungol ng matanda ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Bukod sa tunog ng malakas na ihip ng hangin, ay ang marahang pagtangas lamang ni Sarina ang nagsisilbing ingay. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ng dalaga, habang ang mga tuhod nito ay kusa na lamang na bumabagsak sa lupa. Nang mailabas na lahat ng kanyang emosyon sa pamamagitan ng paghikbi, ay nagpa siya na siyang lisanin ang lugar at tuntunin ang daan papalabas ng gubat, ng balisa at pinangihinaan ng buong katawan. Sapagkat wala ng bisa ang kapangyarihan ng aswang na kontrolin ang direksyon ng gubat, ay nagtagumpay si Sarina na makabalik sa kung saan sila nasiraan ng sasakyan. Hindi siya marunong magmaneho, ngunit sa kabutihang palad ay may sasakyang napadaan. Sakay ang tatlong magkakaibigan na patungo rin sa parehong destinasyon ni Sarina at ng yumaong mga kaibigan nito. Bumaba ang mga ito upang tulungan si Sarina. Wala pa rin sa sarili ang dalaga at may hindi kayang tumugon sa mga tanong. Kaya't minaigin ang tatlong magkakaibigang dalhin ito sa otoridad at doon ay sinuri ang kalagayan nito. Lumipas ang panahon ay unti-unti ring nalagpasan ni Sarina ang bangungot ng nakaraan. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay may mga pagkakataon pa rin minumulto siya ng mapait na gunita. At sa tuwing gumuguhit sa kanyang isipan ng alaala ng lumipas, na kwentong bumago sa kanyang buong pagkatao, ang mga nahilom na sugat ay tila bumabalik sa pagkasariwa, na kahit ang palawit ng kwintas na nagsisilbi niyang agimat, ay hindi iyon kayang lunasan.